sa COVID-19 na kakulangan sa supply ng pagkain ang araw-araw na kinakaharap ng maraming pamilyang Pinoy. Kaya naman, hinihikayat ng Department of Agriculture at Bureau of Plant Industry ang pagtatanim sa sariling bakuran ng mga butong galing mismo sa mga ahensya. Libreng makukuha ang mga buto mula yan sa Bureau of Plant Industry. Kailangan lang mag-book at magbayad sa courier. Isulat ang pangalan, birthday at address kung saan ipapadala ang mga buto. Ang bawat pamilya pwedeng makatanggap ng 5 klaseng buto. Para mapadali ang proseso, maaaring magsabay-sabay ang mga hanggang 5 magkakapitbahay para sa isahang pick-up at delivery. Paalam lamang ito sa courier. Kabilang sa mga libreng buto ang leafy vegetables gaya ng pechay, mustasa at kangkong. Meron ding talong, sile, kamatis, upo at okra. Ito yung pinamigay namin kasi ito ay pwede sa mainit na lugar at bukod pa doon, kagaya ng pechay, mustasa at kangkong, in less than a month, pwede ka nang umani. Kasama sa ipinamamahaging mga buto ang instructions kung paano itatanim ang mga ito. Doon sa mga nagsasabi po na hindi sila green thumb, hindi po actually totoo yun. So baka hindi lang po nila nasundan yung tama pong pagbubula kaya hindi po nila napapatubo yung buto nila na nakuha nila. Or maaaring pong yung buto na naipamigay sa kanila ay bumaba po yung germination rate kaya po hindi siya tumubo. Apo, kaya we encourage po na yung humihingi sa amin ng buto, baka hindi nila agad maitanim, kung pwede po ilagay nila sa malamig na lugar gaya po ng refrigerator. Kasi po pag nainitan po, hindi talaga siya tutubo. Pagkakuha ng mga libreng binhi mula sa Bureau of Plant Industry, tinuruan ako ng mismong mga taga-ahensya kung paano magpunla at mag-alaga ng mga tumubong binhi. Ang mga ampalaya at upo, pwedeng i-direct planting. Dapat niligan ang lupa bago itanim ang mga binhi. Mas malaki ang binhi, mas malalim ang butas na paglalagyan nito. Paglagay, tapan ito ng kaunting lupa. Pag may dinakita po yung basa na ganyan, huwag na po muna kayo magdilig. Yung too much watering naman po yan kasi, ang nangyayari po kasi, nagbubulok yung seeds kung sobrang tubig. Dinilig ka mo ng umaga, dinilig mo naman ng hapon, kahit tumaambon, nagdidilig ka, talaga mabubulok yung seeds pa. Okay. Maaari rin daw gumamit ng brown paper pots para sa mga butong hindi nag-germinate o tinubuan ng ugat. Biodegradable ito kaya matapos ang isang linggo, pwede nang ilipat ang pananim kasama ang lalagyan. Para naman sa small seeds tulad ng pechay, mustasa, talong at sile, kailangan salain ng lupa upang matanggal ang mga bato. Kailangan din ng composting materials na magsisilbing fertilizer. Kailangan din ng composting material na magsisilbing fertilizer. Maganda rin kung may masasamahan ng carbonized rice hull o sinunog na ipa, o di kaya ng composted sawdust. Maaaring gumamit ng gamit na styrofoam sa pagpupunla. Utasan muna ito para pasukan ng hangin. Ang lupang inilagay sa styrofoam, diligan ng kaunti. Gumamit ng stick upang makagawa ng linya na paglalagyan ng mga buto. Importante ito para mas madali ang pagkuha at paglipat ng punla. Ang lalim ng linya hindi dapat higit sa 3 beses na laki ng buto. Tabunan at diligan. Maaari ring magpunla gamit ang basang bulak o tissue. May tamang oras sa paglilipat ng binhi. Ang leafy vegetables tulad ng pechay, mustasa at lettuce
ay maaaring i-transplant matapos ang isang linggo. Ang mga talong, kamatis at sili kailangan munang patubuin ng ugat ng hanggang 2 linggo bago ilipat sa seedling tray. Kung walang seedling tray, pwedeng gumamit ng egg tray. Lagyan ito ng lupa at ng napatubong binhi. Diligan ang seedling tray at butasan ang gitna upang maipasok ang tumubong halaman. Advantage niya po, yung kanya pong root ball ay buo. Root ball. Ibig sabihin, kahit mainit, ililipat mo siya, buo pa rin yung kanyang root. Hindi po may stress at hindi po mga tutuyo yung halaman. Compare po sa bubunutin mo siya at ililipat na nito. So walang nagsusuport sa kanya, mamamatay siya. Pag itong mainit pong panahon at medyo madaling mag-dry yung soil, kailangan po morning run afternoon po magdidilig ka. Pag ka na pong mag-dilig ng 10 o'clock onward kasi masusulog po yung ating mga halaman. Pwede ka magtanim from 7 to 9, then 3 to 5 magdidilig. Beyond that po, wag ka na akong magdidilig. Kapag maulan naman ang parahon, huwag magdilig sa hapon o gabi dahil mataas ang moisture content ng lupa. Kapag nasobrahan ito sa tubig, pwede mamatay ang inyong pananim. Tama nga ang sabi nila, magtanim ay hindi biro. Pero kung sa inyo bakuran gagawin, hindi kinakailangan na maghapon kang nakayuko. Tamang proseso lang ang sundin upang may maaning pagkain sa inyong pananim. Para sa Paraon TV ako, si Patrick Obsuno.